So, thank you po. Maraming naka-appreciate ng aking 2-in-1 pugon. So, simula po nang na-post ko sa group, sa Tipid Living Group, ang aking 2-in-1 pugon. Marami po akong na-receive ng mga questions kung paano ba magsindi, mausok ba, paano sikapit bahay, paano gamitin. So, sa video pong ito, masasagot po natin lahat ang mga katanungan nyo po. Ayan, so kung may plano po kayo magpagawa ng ganito sa inyong dirty kitchen, ang pinaka-importante pong materials na kailangan nyong ma-provide ay ito pong cast iron stove plate po ang tawag dito. Okay? So mamaya po, sasabihin ko kung saan ito napipili. And then, pangalawa po na importante ay yung labasan ng usok. Okay po? So ito pong labasan ng usok na nabili ko lang po siya sa paggawaan ng paso, sa mga gumagawa ng paso. So, alam po nila yan. And then, ididikit-dikit lang po yan hanggang sa dun po, pinalabas ko po sa pinakataas pa ng roof po namin. Ayan. So, papakita ko po yung picture kung ano po ang itsura niyan. Ayan po ang picture. Ayan. And then, eto, optional na lang naman na po ito. Etong oven na ito. Depende kung gusto nyo magpalagay or kahit wala naman po yan, okay lang. Pero sa akin, very useful yan kasi lahat na, pangpainit, nandito na lahat, yung mga tirang ulam, dyan ko din tinatago para hindi nilalangaw, para ma-maintain pa rin yung heat. So, nagagamit ko po siya talaga. And then, eto naman po, hindi ko nabili. Pinagawa ko lang yung mga sobra-sobra na materials na pinagawa ko sa dirty kitchen. Ayan, ginawa lang po ng aming magaling na tagagawa. Ayan. So, mga sobra lang po itong metal sheet at mga sobrang bakal. So, actually, ang binili ko lang dito, ito, itong handle lang at itong lock. So, the rest po, mga retaso na lang yan, mga sobra-sobra, ginawa na lang po yan. So, maraming nagtatanong po kung paano ito ginawa, paano in-install. So, sayang, hindi ko na videohan po para naman ma-share ko sa inyo. Pero nakita ko lang po ito sa YouTube, ginaya lang din po namin. I-share ko po ang link dyan po sa description po natin. So, marami akong i-share na link sa inyo para marami po kayong ideas. Depende po sa preference ninyo at gusto po ninyo. Okay. So, ngayon po, ang i-inform ko lang sa inyo kung paano gamitin, kung paano i-maintain, kung paano linisin, based po dun sa mga questions na na-receive ko po. Okay? So, ito pong cast iron stove plate po natin. Ito po, ano, nabili ko po ito sa hardware. So, ang dami ko na pong inikot na hardware. Ang saya ko dahil may isa po dito sa Tarlac na nagtitinda nito. Okay? Pricey din po siya. Nabili ko po siya ng 3,700. Pero ang original price is 4,200. So, nakipagtawaran tayo. Nakipagtawaran. So, natawaran naman to 3,700. And then po, nag-try ako mag-search sa Shopee. Meron pala nito sa Shopee. Okay? So, ipopost ko po. Isasama ko ang link sa Shopee. Sadly, sa Shopee, mas mahal po. Okay, compare po dun sa napagbilhan ko. Po, popost ko po sa Shopee yung link kung saan kayo pwede bumili. And napakabigat po nito. So, I don't know po kung paano nila i-deliver sa inyo, i-ship sa inyo dahil ang heavy po talaga ng item na to. Okay. So, eto pong cast iron natin. Na-receive ko to na hindi po ganito ang kulay ha. Ang kulay po nito is parang kinalawang na. Okay. So, nag-try akong mag-search sa YouTube kung paano ba alagaan ng mga cast iron. So, nakita ko doon na yung mga cast iron cookware natin, parang ganito po, ano? Yan. So, lifetime na po pala itong mga ito. So, pang matagalan po talaga. Pwede pa pong maipamana sa mga apo, kaapu-apuhan. So, maaalagaan lang po pala ito with the use of proper seasoning po pala. So, yung seasoning po, gagamit lang po tayo ng oil. Pwede po yung cooking oil based dun sa video na napanood ko. So, yung oil na yon papahiran po natin lahat yan. Lahat po yan. And then, i-oven.
But for this one po, itong cast iron stove plate po natin, hindi na kailangan i-oven kasi umiinit naman po ito pag ginagamit natin. So, papahiran lang po ng oil yan, kaya naging ganito po yung color niya. Mas gumanda siya, mas naging darker compare po noon. So, ang kulay nito parang orange dahil po sa kalawang niya. So, kung in case na bibili man kayo and na-receive nyo na parang kalawang yung itsura niya, hindi po kayo na-scam. Okay? Kailangan nyo lang po siyang i-season with oil po. So, ayan po. So, now, ang mga questions po, na po, paano daw po ba gamitin? Paano daw po ba magsindi? So, if you notice po, sa akin dito, wala pong butas dito sa gilid. Kasi usually, lahat ng nasi-search ko, may butas dito sa gilid, tapos dito pinapasok ang kahoy. Pero, naisip ko, masyadong madumi. Kasi saan mga nakikita ko sa Pinterest, sa ibang mga pictures, photos, pag dito pinapasok, madumi, and then naguuling dito sa side, umiitim, and kumakalat. For example, ito po. No? Maglalagay po ako ng kahoy. Yan. So, pag marumi ang kahoy, ayan po, ang tendency, yan, yung mga dumi po, mga particles po ng wood na iiwan dito, so walis ka po ng walis. So, ang pinagawa ko po, pinatakpan ko na lang yan, and since tatlo pong butas ang nabili ko. So, sa Shopee po, makakapag-decide po kayo kung ilang butas. Pwedeng 3 holes, pwedeng 2 holes, or 1 hole lang po. Ayan. So, since tatlo ang nabili ko, why not etong isa na hole, dito ako magsisindi. Which, nag-work naman po. Okay naman po. So, papakita ko po sa video kung paano po magsindi. Ayan. So, kung gagamitin nyo na po, kung magsisindi na po kayo, make sure po na nakatakip itong dalawa. Or, pwede pong i-prepare nyo na po ang gagamitin ninyong pangluto, yung casserole po ninyo. Okay? So, sa akin po, lagi, kung hindi ko ginagamit itong nasa dulo, sayang naman yung heat na marireceive niya. So, ang ginagawa ko, the use of takore. Okay po. Ito na ako magpapainit ng tubig po. So, babawasan nyo lang po. Yan. And, titignan nyo lang po yung match sa hole niya para hindi po maulingan yung buong cookware na gagamitin po natin. Okay? So, para dito lang po sa ilalim ang mauulingan. Okay? So, imamatch nyo lang po kung asan. So, tatlo po ang tatanggalin ko. Yan. So, remove po yan. And then, dyan na po. So, natakpan na po. And then, dito po ako magluluto. So, gagamitin ko po ang aking mahiwagang palayok. So, imamatch ko lang din yung butas na gusto ko po based dito sa aking gagamitin cookware. So, ito po. Tatanggalin natin. Babawasan. And, ayan na po. Ayan. So, now, saan po ba ilalagay yung kahoy, ang dami ko pong questions na nare-receive. So, dito po, pwede po dito sa unang butas po. So, tatanggalin ko po ito lahat. Yan. And then, magagatong na po ako. Yan. So, see po the difference kung dito po ang butas. Kung may dumi man yan na mahuhulog, diretso po sa baba. Unlike kung dito po ang butas, marumi po tingnan. Okay? So, lahat ng dumi po, sasapo na po yan, diretso na po yan sa baba po. So, super linis po talaga. Yan. And then, bubuksan lang po yan. Pakita ko po mamaya sa video nyo. Yan. So, pwede po ang pataas. Yan. So, sisindihan nyo lang po yan ng papel. Yan. Pag bumaga na po, may mga questions po akong na-receive din and comments na na-receive. Sabi nila magastos daw sa kahoy. So, depende pa rin sa kahoy na gamit ninyo. And since matagal na po akong gumagamit ng ganito, one thing I noticed po is magastos sa kahoy depende sa laki ng butas ng pinagpapasukan po nito. So, ang ginagawa ko, once nag-start na siyang magbaga, yung kahoy po na nilagay ninyo, set na po siya, nagbaga na po, pwede nyo pong liitan yung hole. Ito po, pwede nyo po itong liitan. Kuha lang po kayo ulit dito sa pinagtanggalan po ninyo.
So ang ginagawa ko para makasave po ng kahoy and heat, no po, dito po yan, dinadagdag ko po. Dinadagdag ko po ito para liliit po yung hole niya. Yan. Yan. So mas maliit po ang hole, mas tipid po sa kahoy. Based lang po sa experience ko yun, ewan ko po sa iba na gumagamit rin po nito. Ayan. So pwede na pong ganyan. Ayan. So ito po ang aking kugon. Kugon pala rather. And then may mga nagtatanong, mauling ba yan sa kaserola ninyo? So yes, mauling, pero dito lang sa ilalim. Sa puwet lang po. Okay? Pero dito sa gilid, wala. So, napakadaling linisin po. Kaya malakas po ang loob ko na gumamit ng puti. Ayan. So, ang tagal-tagal ko na po itong nagagamit. Hindi pa po ito nahuhugasan. Nakailang painit na po ako. Wala po. Malinis po yan. So, dito lang po yan sa ilalim. So now, next question po. Saan daw lumalabas yung usok? Kasi nag-aalala yung mga members ng group. Kawawa daw si kapitbahay, ganyan-ganyan. Yes, kawawa kung wala pong proper na labasan ng usok. Ayan po. So, ang usok po, meron po yung butas doon. Tanggalin natin. Ayan, yun yung butas doon. Sorry, hindi makita. Yan. Diretso po yan palabas doon. Yan. So, dapat mas mataas pa yan doon sa roof. Ilalagpas nyo po para po wala tayong kapitbahay na maaaberya. Ayan po. So, dyan po lumalabas ang usok. Kaya hindi po mausok dito sa aking kusina. Ayan. So, for example, tapos na po tayong magluto dito. Nakapagluto na ako ng sinigang dito, for example. Of course, ang heat po na nare-receive nilang dalawa ay hindi po even. Mas mainit po dito kung saan mas malapit po ang panggatong. Yan po. So, for example, tapos na akong magluto, but still, hindi pa rin kumukulo ang aking tubig. So, ang ginagawa ko po, may dalawa po akong ginagawa. Depende po yun kung ano pong gusto ninyo. First po, pwedeng yung takore ilipat na lang dito. To from dito po, ililipat natin dito. Second naman po, depende po kasi sa gamit ninyo. So, for example, ang gamit ninyong kaserola ay malalaki. Yung mga malalaking kaserola, pang lugaw, pang mami. So, ito ang gagamitin ninyo na size. Ano po? Ang ginagawa ko, instead, dito po magsindi ng kahoy, ang ginagawa ko po, nililipat ko. So, ilipat po natin. Ililipat ko po. Sorry. Yan. So, ililipat ko ang kahoy. Magdagdag po tayo para makatipid tayo. Yan. Ito po, ililipat ko ang sindihan po niya dito. Yes, pwedeng-pwede po yun. Yan. Diyan ko ililipat. And then make sure yung mga tirang kahoy, sayang naman, di ba? Ilipat natin dyan para mas mainit yung matatanggap niya dito. And make sure na i-close natin to. Close yan. So, pwede rin po sa gitna. Ayan po. So, dyan na po. Mas malapit po yung apoy niya dito. Mas mainit po ang matatanggap nito. Kasi ibang size na po to, especially kung mas malalaking kaserola ang gamit ninyo. So, ayan. Pwede po yan sa gitna. So, ang next question po nila, ano po, paano daw po tinatanggal yung mga abo? Paano daw po linisin? So, there are two ways po. So, ang first option po, ang isang paraan, pwede po itong tanggalin. Okay? So, ito po, hindi po ito fixed. Pwede pong tanggalin ito ng buo and then wawalisin sa loob, sasandukin, ganyan po. So, sa akin, hindi ko yung ginagawa kasi super bigat po nito. So, si mister lang po ang kaya pong magtanggal nito. Hindi ko kaya. Pero kung kaya naman ng mga misis dyan, why not? Okay? So, ang second po na paraan kung paano to linisin, pwedeng gamitin yung mga butas. So, tanggalin po natin yung mga ito.
Ayan. So, tanggalin po natin ang mga butas. Yan. And with the use of brush po. Okay? And pang sandok. Okay? Pwedeng-pwede pong nating sandukin. So, eto, dahil makapal na po yung abo, okay, hindi ko na muna gagamitan ng brush. Mamaya na lang, kukunin ko muna po nitong pansandok. Okay? Not necessarily naman po na every after use, lilinisin nyo po. Hindi naman po. So, eto, nagamit ko na siya ng ilang weeks na to. 2 weeks. Ngayon ko palang lilinisin. Okay? So, ayan. Sasandukin nyo lang po. Yan. Dito nyo lang po kukunin ang usok. Ang usok. Dito nyo po kukunin ang mga abo. Ayan. So, iipunin nyo po and sasandukin. Ayan na po. Yan. Ganyan lang po. At pwede nyo na malilinis na po yan. Okay? Ganun lang po kadali. So, may na-receive din po akong question kung umiinit daw po ang tiles. Okay, so, bisa man sa experience ko, hindi naman po umiinit. So, ito po ang umiinit, yung cast iron. So, careful po tayo. Huwag natin hawakan to kapag ginagamit po natin. So, dito po, umiinit pero napaka, ano lang, mild lang. Okay, so, pwede pa rin pong hawakan. Pwedeng pagpatungan ng mga gamit, ng mga condiments, na gagamitin natin for cooking. So, ayan. Napakadaling linisin dahil tiles madulas at hindi gaano makapit ang usok if meron man. So, ayan po ang aking 2-in-1 pugon. So, thank you very much po. Thank you. Kung may questions pa po kayo, please comment down below.